Magandang araw mga katribo. Ngayon po ay araw ng Linggo dito sa amin at ngayon, nakaisip po ako ng gagawing merienda kasi parang nagki-crave po ako sa buko pie. Naalala ko po kasi nung minsan nagpunta kami sa Laguna at nakatikim ako ng buko pie na para siyang may halong leche flan. So ngayon po, itatry or atin ko po na gayahin yung recipe na yon. Kaya lang, since medyo tamad tayo, gagawin natin siyang shortcut ng konti. So instead of gagawa po tayo ng ating crust, ng pie crust from scratch, naisip ko po na bumili na lang po ng ready-made na crust using this Pillsbury crust. So ito po ang ating mag-cheat po tayo ngayon para po mas mabilis po tayong makagawa ng ating buko pie. So, yun na po ang ating mga ingredients. Sana po magustuhan niyo po. So, ito na po mga katribo. Para sa filling po ng ating buko pie, bali, nag-mix po ako dito ng half cup of water and half cup of cornstarch. Ito po yung magiging pampalapot natin or yung thickening agent natin. And meron po tayong 3/4 cup of sugar. Tapos, bumili po ako ng isang pack po na young coconut, bali frozen po ito kasi dito po, again, dito po sa Canada, lahat po ng mga pagkain na tropical fruit, ini-import lang po. So, para po sa ating mga OFW dyan na gusto rin po or nagkikraving po ng buko pie, you can buy this frozen young coconut sa mga Asian supermarket po na malapit sa inyo. And then, meron po ako dito, gumamit din po ako ng 1 can na evaporated milk. So, dun sa 1 can na evaporated milk, nag-separate na po ako ng 1 cup ng milk para po dun sa ating filling. Tapos, yung natira po doon sa 1 cup, gagamitin po natin siya para dun sa ating custard or yung ating egg custard or parang leche flan na imimix natin doon sa ating buko pie filling. So, ito, nag-mix na po ako dito. It consists of yung parang pinakatira lang po natin dito sa 1 can na evaporated milk. So, nag-separate po tayo ng 1 cup para po dun sa filling. And then, lahat po ng tira sa 1 cup, inilagay ko na po dito at naglagay po ako ng 3 whole eggs. Tapos, 1/4 cup of sugar. Tapos, kung mapapansin nyo po, meron lang din po ako ditong konting egg, pang brush po natin mamaya para dito sa pie bago po natin i-bake para maging golden brown po siya. Maganda po yung kalalabasan. So, eto na po. Start na po natin yung ating pagluluto.
guys. So ito na po yung ating finished product for our buko pie. I'm so excited to try it. Kaya kahit mainit pa, in-slice ko na. Tamang-tama lang po yung tamis. Craving satisfied na naman po mga katribo. Kaya kung gusto niyo rin gumawa nito, try it. It's really good. Tsaka may konting twist po, nilagyan ko po siya ng parang leche flan sa loob. Yung mix ng ano, egg with sugar and milk. So, try it guys! Bye-bye! Till next time! So, don't forget to subscribe, like, and hit the notification button for more videos like this. Thank you for watching! God bless! Bye-bye!